Ilang ang kailangan natin? Disiplina. Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga kalyeng tama ang pagkakagawa, imbis na binabaha. Mga kalsadang walang traffic. Mga airport na hindi kahiyahiya. Pulis na di-kriminal, pagkos ng huhuli ng kriminal. Mga public servant na hindi nangaapi, kundi nagsisilbi. Mga mambabatas na di lumalabag, kundi nagpapatupad ng batas. Pangulong di nagtatago, kung hindi namumuno. Gobyernong hindi korap at mamayang hindi takot palagi. Lahat po yan, pwede, pag may disiplina. Aanhin natin ang tuwid na daan kung tinutuntun lamang ng iilan. Tigilan na ang kalokohan. Ang walang disiplina, disiplinahin. Disiplina Duterte para presidente. Kailangan ang kailangan. Mga dorobo sa lipunan, mga halangang kaluluwa sa pamahalaan, walang sasantuhin, walang sisinuhin, sabit sa ngalangala kapag napuntirya ka ni Rex Cayanong sa Target On Air. Parang si idol yun, si Robin Padilla, yung sinalang ho ng ating sound engineer. Ito ba yung pinagtatalunan ho? Dito ho sa franchiso ng ABS-CBN at nagpalabas rin ho sila ng statement to na sinasabi ho ng ABS o tapat daw ho ang ABS-CBN sa pagbayad ho ng buwis sa gobyerno. Sa katunayan daw ho, binigyan pa daw ho sila ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang ABS-CBN, ito sinasabing tax clearance certificate noong 2019. Isa hong katibayan nawala daw ho itong pagkukulang ho sa BIR. Ha? Sabi ho ng 619, magbayad na lang ho ng utang. Dapat ho lahat gawin ho ng ABS-CBN na sumagot to. Kay Sol Jenna Kalida ho. Ito tuloy lang ho natin. Ha? Sa nakalipas yung 17 years ho mga kaibigan, umabot daw ho sa 70.5 billion. 70 billion ay yung binayaran daw ho ng tax o buwis ho mga kaibigan ng ABS-CBN sa gobyerno. Ang ABS-CBN din daw ho, isa ho sa pinakamalaking taxpayer ho sa bansa ho. Ito, sabi naman ho na isang text natin, dapat lang ho, magsarado na ho, bias ho yan. Dapat to kasi ipinilay na lang ho yung commercial ho ni Digong bago ho yung eleksyon ho. Ipinagmamalaki ho. Ito, kinilala rin ho ang kumpanya ho bilang isa ho sa top 200 individual taxpayer ho sa Pilipinas. So, at ipinagmalaki ho ng ABS-CBN yung pamamalakad ho ng kanilang organisasyon nito na may buong katapatan o integridad ho mga kaibigan na walang hindi ho binabayarang utang ang ABS-CBN sa anuman hong bangko. Eh diba si Baisa ganda nga ho, sumagot na ho dun sa mga basher ho mga kaibigan. Eh kumbaga napundi na ho yung itong si Baiso. At nasa 11,000 ho. Kung sakali na ito hindi ho maririnyo ho ng franchise ho mga kaibigan. At hati ho ang opinion ng ilang mambabatas ho. Diba? Kung pakikinggan ho natin ang boses ho, kagaya ho ni Tito Sen. Diba? Ni na Congressman na John Pimentel. Marami ho yan eh. Iba-iba ho ang opinion ho nila at ang sabi nga ho ang mandato ho niyan nasa mababang kapulungan o kumbaga nasa kongreso ho yung final ho kung paano ho kung talagang i-renew o hindi na ho papayagan ho ng gobyerno ho. Marami ho eh. Kumbaga napakahaba hong usapin ho niyan at sabi nga ho bakit ba ho pinag-iinitan ho ang ABS-CBN ng ating gobyerno? Kumbaga sila ho makakasagot ho niyan at antabayanan ho natin sa kongreso. So, kumbaga 10 days ho ibinigay ho para ho sagutin yung hinain ho ni Sol Jenna Kalida ho. Ha? At nako, huwag naman ho sana. Ba'y mantaki mo ilang pamilya ho. Kumbaga 11,000 kung di ako nagkakamali base ho dun sa datos ho nila. Nakapag hindi ho nag-renew ho ng franchise sa Moca Uson, isa ho to dun ho sa sabi nga ho, mag-celebrate ho. Pagbalik ho namin, subukan ho natin kabausap ho.
ng ilan hong mambabatas. Tawagin niyo lang si Congressman John Pimentel o si Senador Tito Sen at kausapin natin regarding dito. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target on Air ni Ka Rex Cayanong.